nasa Amerika, nagpakitang gilas din sa costume party. Celebrity Halloween parties. Hindi rin nagpatalbog sa costume party ang kapamilya star sa Los Angeles, California. Ipinost ni Maha Salvador sa Twitter ang litrato ng costume party ng Star Magic Artists. Sa tweet naman ni Raver Cruz, ibinida niya ang kanyang Thor costume. Dracula si Enchong D, nag-Catwoman si Kim Chu, at naka-Superman costume naman si Sam Milby. Kasama rin nila sina Cian Lim at Enrique Hill. Meron ding nagsuot ng Captain America, Iron Man at Hulk. Accidental lang talaga to. It started siguro mga 6 years ago. Nung umuwi ako sa Iloilo, tapos wala kaming magawa kasi nag-reunion kami sa family, buong family nag-reunion kami. Sabi ko, para maiba naman, why don't we dress up? E timing, umuwi ako pag All Souls Day or Saints Day, diba, to visit our departed loved ones sa Iloilo. So since reunion, sabi ko, ayoko yung typical na kain-kain lang, diba? Sabi ko, mag-Halloween party tayo, let's all dress up. So, sa bahay lang namin, so, cousins lang, mga tito, tita ko, pamilya namin. Yun lang, doon lang siya talaga nagsimula. I had no fancy with Halloween. Kasi favorite holiday ko is Christmas talaga. So, yun yung house ko, talagang tinutodo namin pag Christmas. But then, magsimula, yung Halloween yung costume party lang talaga siya. Walang decorations, walang setup. Ano lang, costumes lang. And then eventually every year, nagtatanong sila, oh ano na naman yung plano next year sa Halloween? So sabi ko, ay, they look forward to Halloween pala. Na-excite yung family members ko, friends namin. So every year, dumadami. So 3 years ko laging ginagawa doon sa Iloilo. Tapos nung
nung naging busy na, hindi na ako makauwi, ginawa ko dito sa Manila. So first year dito, naging successful siya kasi my friends here, some of my friends from showbiz, pamilya ko from Iloilo, they still fly over to attend the party. So sabi ko, might as well, todo na natin to, set up na natin. So yun, talaga I make sure that the party is a total experience, na hindi lang costumes, hindi pati decorations. And it's a complete experience na para pumunta ka sa isang antenna house or yung pang Halloween talaga na may pangtakot. Doon siguro nag-start. I'm a big fan of horror movies. As far as I could remember, bata pa lang ako, hindi ako, well, natatakot ako, but then nahihilig ako manood ng mga horror films. Mula pa, you know, Night of the Living Dead, Evil Dead, until yung mga bago ngayon. Big fan ako ng Shake, Rattle and Roll. I was even part of one episode kasi sa sobrang hilig ko, sinabi ko talaga kay sa Star Magic na hanapan niya naman ako ng ano dyan, kahit ano lang, cameo role. So napasok ako sa isang episode ng Shake, Rattle and Roll. So yun, ever since I could remember, mahilig talaga ako sa horror. Actually, hindi ako masyadong natatakot sa mga, alam mo yung mga creatures, yung mga alam natin hindi totoo, yung mga monsters, mga gawa-gawa ng isip, diba? Mas nakakatakot yung mga horror na alam mo yung totoong tao, alam mong yung mga killers, yung mga may science sa utak, yung mga ganun, yung mga believable na pwedeng mangyari sa totoong buhay. Mm-hmm. Eh kasi yung mga monsters kasi, mga vampires, werewolves, somehow they were created by the human mind. Nagugulat, natatakot tayo, but then mas natatakot ako sa totoong tao na posibleng mangyari kayo kasi sa totoong buhay. Kaya mas doon ako medyo umiiwas. Yung mga mind horror films. Instant lang talaga siya. Instant na yung tipong punta tayo ng department store, bili na lang tayo ng costume. Ganun lang siya nung first year. I remember, I think yung first costume ko was, it was a black t-shirt, tapos contact lens lang, tapos may fake lang ako na angel. Addict na addict talaga ako dun dati sa The Vampire Diaries. So I came as one of the characters from The Vampire Diaries, si Damon Salvatore. And yun lang, t-shirt lang, jeans, leather jacket, simple lang siya, as in walang effort. Yun ang unang-una kong naging costume. Siguro looking back sa mga previous costumes ko, for some weird reason, I have this inclination towards characters na pinortray ni Johnny Depp. I don't know, hindi siya masyadong nakakatakot, but it's somehow in between scary and weird. Alam mo yun, na yung mga past costumes ko, si Jack Sparrow, si Edward Scissorhands, gano'n. So, doon ako kumukuha ng inspiration, not so much on the gross and more on the weird. Tapos yung talagang total transformation na hindi ako nakikilala ng tao. Ano naman siya, siguro dito sa bahay ko dito sa Manila, 3 years ago, I think it was 3 years ago na sabi ko, kararin natin to, gawin natin na event ng pamilya, and I invite my friends. So yung first theme ko, as far as I can remember, is haunted house, haunted mansion siya. So yung buong bahay ko, sinet up ko siya, yung labas ng bahay ko, cementerio, as in full production with lights and smoke, yung mga libingan, and then pati sa loob, zombies, eto loob ng bahay na kaset up lahat. And that was the first, so 3 years ago. Then the next year, asylum naman, so medyo hospital yung dating, asylum yung theme ng buong bahay. So nakakatawa, yung mga hospital bed ako dito, yung mga dextros, yung mga cabinet na pang first aid, as in talagang todo production. Pati nga, may mga bathtub pa nga kami. Alam niyo, para sa mga, nakikita ka din sa movies kasi yung mga kinukuryente sila para tumino, di ba? Yung mga ganun dati. And then last year lang, witchcraft and voodoo.
So, medyo New Orleans yung type ng setup ng bahay na. This year, I am doing a carnival theme naman. So, may konting twist, Carn Evil. So, medyo nakakatakap siya kasi it's like a deserted carnival kung saan nakatago lahat ng mga freaks, lahat ng mga rejects, lahat ng mga circus performers. So, yun yung pinaka-theme ng Halloween ko this year. As early as 1 month ago, nag-release na pa ng online invitations para sa mga guests ko. Yun, and then yung sinabi ko, the theme is carnival. And come as a freak, come as a clown, come as whatever you feel like na maging character this year. So, yun lang, pinaalam ko sa kanila yung theme. So, everybody's very much excited. Ang dami nang tatanong ano kayong pwede natin suotin. Yun, so nakaka-excite. And this year, mas ginawa ko pa siyang exciting kasi mas may contest this year. So, pag nilagay ko sa invitation that there's going to be a best costume contest, there's going to be a cash prize, there's going to be prizes para sa mga mag-e-effort talaga sa costume nila. So, mas nabibigyan ng yung efforts nila sa pag-dress up talaga. Pinakamahirap, siguro yung Pennywise. Yung Pennywise ko na costume kasi siguro mga 2 to 3 hours kasi siya ginawa. Prosthetics talaga siya. So, talagang nag-bald cap ako. May mask, tapos may prosthetics, yung dinikit yung ilong ko, contact lenses, makeup. Yun, 2 to 3 hours siyang ginawa before the party. Favorite costume so far, I think yung Pennywise. Yun yung pinaka naging effective sa lahat kasi on photos, it really looked very well and very, very good. Ang akala nila, yun yung pinaka-legit na picture. Tapos, one time during the party, lumabas ako ng bahay para mag-take ng photos sa labas. Ang daming mga sasakyan na talagang tumigil para bumaba at magpa-picture. So, yun yung pinaka-favorite ko siguro na costume sa lahat. Usually, it takes months. Months sa pag-iipon ng mga decorations kasi normally when I go abroad, pumupunta na ako sa mga stores abroad kasi mas madami mga decorations doon. Kasi dito sa Philippines, hindi naman tayo particular sa Halloween masyado. So doon, may mga Halloween stores talaga and doon na ako bumibili, iniipon ko na siya. But with regards to setting up the house, siguro mga 3 days. 3 days before the actual party. Yun, busy-busy na kami dito sa bahay. Yun na nag-aayos. It's just us. Ako lang talaga yung pinaka-punong abala. Of course, may people here sa bahay. Yung driver ko, si Ate Flor, yung assistant ko. Kami lahat, tulong-tulong. And some of my friends, they volunteer then to help out. So, for the love talaga siya. Hindi talaga, I don't normally get people to do it for us. Kami talaga. So, mas fulfilling yung feeling na after na pagdating nila dito na appreciate nila yung gawa namin. Wala pang nakakaalam, actually ako lang at ang team na kinausap ko na. So kahit si Ate Flor hindi niya alam yung costume ko. Walang tao dito sa bahay na nakakaalam. It's just the team na yung makeup artist, yung designer na gumawa ng damit. So my stylist, so sila lang nakakaalam. I remember during the asylum na theme, yun nga may mga body parts na medyo gross tignan, pero it adds to the effect, it adds to the feel of the party. Yun, may mga cookies pero shaped dalire, may mga drinks na may mga eyeball pero lychee lang naman yun, with blackberry sa loob. So, you know, pati yun, we pay so much attention to detail na to the point na it's a total experience na from the design and the setup. Pati sa drinks, pati sa food. So, lahat-lahat yan. Oh my God, yun yung problem ko. Kasi hindi naman kalakihan yung party area ko. So, last 3 years ago, it started with like 30 people, 40 people. Last year, it was like 60. Now, it's more than 100 people already. So, talagang nililimit namin. It's by invitation only. It's RSVP. And, ayun, talagang nililimit namin kasi syempre we want everybody to enjoy naman na hindi masikip, hindi constricted yung mga galaw nila dito. So, ayun, by invitation siya. Thank you very much, Star Magic, for coming to my house and sana nag-enjoy kayo. Happy Halloween!
Ah!